Good morning, everyone. Samahan nyo kami. Pupunta tayo sa Makati Med. Mag-i-install tayo ngayon. Actually, guys, late upload na tong video ko. Kasi ngayon lang ako nagka-time na mag-edit. Kaya, ayan, ipopost ko na. Isa-isa na nga nilang nilalagay sa sasakyan yung mga gagamitin nating stainless para i-install nila doon. Doon na nila yan na-assemblein. At hindi natin alam kung hanggang anong oras tayo matatapos doon, mga ka-stainless. Nang maikarga na nga lahat, mga ka-stainless, ayan ba, nakabiyahin na kami niyan, papunta na tayo dyan. Sana hindi matraffic sa daan para mabilis tayo makarating. At habang nasa biyahe tayo, mga ka-stainless, binibiro natin yung mga lover boys dyan, nakaway-kaway naman, shout out. At ayan na nga, sa haba ng biyahe, nakarating din tayo sa wakas. Habang inaantay natin papasukin tayo doon sa loob, mga ka-stainless, niloloko ko yung mga lover boys natin kasi yung isa, si Joshua, may daladalang anting-anting. Nakapag-login na nga kami din sa guard, mga ka-stainless. Ayan, pinagsuot na kami ng scrub suit ba tawag dyan. Namimili pa kami ng mga sizes. Hanap ko niyan ko extra small, assuming. At umpisahan na nga natin mag-grind, mga ka-stainless, na ipasok na nga nila yung gagamitin nila. Yan. Bale, gagawa sila ng shelves na cabinet. Buuin nila nan sa kabilang kwarto. Kaya nilalapag muna isa-isa dyan. Inumpisahan na nga nila ni Papa at ni Marjon yung pagbuo ng shelves dyan, mga ka-stainless. At ako naman, tuloy pa rin ang pagbablog. Ayan, mga ka-stainless, nakita nyo yung railings na yon. Tayo gumawa niyan. At yung pintuan na yon, tayo pa din gumawa niyan. Medyo matagal-tagal na rin kasi, mga ka-stainless, gumagawa tayo sa Makati Med. Since 2008 po yata. Si lover boy Richard, di makapasok sa loob. Sabi ko sa kanya, videohan ako at ako'y sasayaw habang naglilibang. Boredom strike, mga ka-stainless. Malamang mukhang aabutin tayo ng gabi neto, mga ka-stainless, kasi anong oras na? Ayan, ang dami pala nilang a-assemblein. Akala ko, saglit lang, kaya ako sumama. Malapit na pala yan, mga ka-stainless, mag-lunch break, kaya naisipan namin ni Sir Eric na lumabas at maghanap ng pagkain para sa mga lover boys natin. At syempre, para sa atin na rin. Huwag na tayong lumayo pa, mga ka-stainless, merong KFC dito malapit sa ospital, kaya yan, naisipan namin yan na lang ang bilhin natin. Bumili nga ako na isang bucket na chicken with extra rice na syempre para solve ang pangkain natin, mga ka-stainless. At ayan na nga, tinawagan namin si Papa na lumabas na at sa sasakyan na tayo kumain pag salasaluhan natin yung binili natin. Kain, mga ka-stainless. At natapos na nga ang 1-hour break, back to grind na naman, mga ka-stainless. Ayan, unti-unti na nga nabubuo nila yung shelves sa cabinet sa baba. Time check tayo, mga ka-stainless, 6:15 na, kaya ayan, tuloy pa rin ang grind. Medyo naiinip na talaga ako niyan, mga ka-stainless, alas 7 na, pero at least, ayan, nakikita na yung outcome ng gawa nila. Konti na lang, malapit nang matapos. At ayan na nga, tapos na. Thank you, Lord. Makakauwi na at makapagpahinga.